Marshall Peak, Kabanata 1825. Kayong dalawa lang, ang Tongzuan Realm ay isang lugar na puno ng mga natatanging talento, isang lugar na napakaganda. Ang lugar na ito ay napapaligiran ng siyam na pangunahing taluktok. Sa orihinal, ito ang sikat sa buong mundo na Nine Heavens Holy Land. Ito ang pinakamakapangyarihang lugar sa buong Tongzuan Realm. Gayunpaman, maraming taon na ang nakalilipas, ang mga tao mula sa Nine Heavens Holy Land ay biglang nawala ng walang bakas, at walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. May mga alingaw-ngaw na dinala sila sa malawak na teritoryo ng bituin ng Holy Master of Nine Heavens Holy Land. Mayroon ding mga alingaw-ngaw na nagudyok sila ng isang napakalakas na pag-iral at nalipol. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga kwento, ngunit walang nakakaalam ng katotohanan sa likod nito. Gayunpaman, sa anumang kaso, ang Nine Heavens Holy Land ay wala ng may-ari. Maraming mga sekta at pamilya ang nakatutok sa lupaing ito ng kayamanan. Matapos mawala ang mga disipulo ng Nine Heavens Holy Land, hindi mabilang na mga salungatan ang sumiklab sa treasure land na ito, na nagresulta sa hindi mabilang na mga casualty. Sa huli, ang treasure land na ito ay nahulog sa kamay ng dalawang cultivator na nagngangalang Lin Yuhao at Yi Zingkai. Pareho silang walang pakialam na figure. Wala silang gaanong katanyagan at walang pakialam sa mga makamundong gawain. Puro romansa, alak, at magagandang babae ang pinag-uusapan nila. Palagi nilang nililibot ang buong Tongzuan Realm at nakikita ang mga tanawin ng iba't ibang lugar. Noong araw na iyon, nang magkataon silang dumaan sa Nine Heavens Holy Land, nakita nilang puno ito ng world energy at magagandang tanawin, kaya hindi sila nagdalawang isip na sakupin ito. Pareho silang mga Panginoon ng Third Order Saint Realm, kaya paano maglalakas loob ang mga sekta at pamilyang iyon na lumaban. Bagamat ayaw nila, wala silang pagpipilian kundi ang umatras. Nanatili sila doon ng ilang taon, at unti-unting nasanay silang dalawa sa lugar na ito. Nagpasya silang manatili at hindi na umalis. Sa sandaling ito, sa isa sa mga pangunahing taluktok ng siyam na taluktok, ang dalawa ay nakaupo sa isang pavilion, umiinom ng tsaa at pinag-uusapan ang daw sa paraang walang pakialam. Sa loob ng pavilion, mayroong mahigit isang dosenang kabataang babae na may magagandang figure na nagsisilbi sa gilid. Naglabas ng kakaibang liwanag ang magaganda nilang mga mata habang nakatingin sa kanilang dalawa. Ang mga batang babae na ito ay ang lahat ng mga batang babae na iniligtas nilang dalawa noong sila ay naglalakbay sa kontinente. Ang ilan sa kanila ay nawalan ng pamilya, ang ilan ay walang tirahan, ang ilan ay binubuli ng mga kontrabida at walang kapangyarihang lumaban. Ang dalawa ay librer at madali. Hindi sila nakipagkompetensya sa iba, at hindi rin sila nakikipagkompetensya sa mundo. Guwapo sila at matikas. Bagaman sila ay pinakamataas na Third Order Saints, sila ay magiliw, kaya natural na nakuha nila ang paghanga at paggalang ng mga batang babae. Sa sandaling ito, may chessboard sa stone table sa harap nilang dalawa. Ang mga itim at puting piraso ay nagkurus sa isa't isa. Ang kanilang paraan ng chess ay halos kapareho ng kanilang ugali. Walang kahit kititing na mamamatay tao na aura sa chessboard. Maraming tao ang napalibutan ngunit hindi napatay. Nakakamangha itong makita. Brother Yi, narinig ko ang balita na ang Money of Gold sect ay nilipol din ng isang grupo ng mga hindi kilalang tao. May 3,000 tao sa sekta. Ang mga namatay ay namatay, ang mga tumakas, at ang natitirang mga tao ay tila lahat ay naging alipin. Napaka-hate talaga ng mga outsiders na yan. Magandang ibinaba ni Lin Yuhao ang isang piraso, ngunit may bahagyang pag-aalala sa pagitan ng kanyang mga kilay. Tumangala si Yi Zingkai kay Lin Yuhao at mahinang sinabi. Brother Lin, gusto mo bang umalis sa pag-iisa? Napangiti si Lin Yuhao. Binuksan niya ang natitiklap na pamaypay sa kanyang kamay, casual niyang pinaypayan ang kanyang sarili at sinabi. Noong araw na ikaw at ako ay naging sinumpa ang magkapatid, nanumpa tayo na sa buhay na ito, kalayaan lamang ang hahanapin natin at hindi papatayin. Kung may anumang paglabag, hahampasin siya ng langit ng kidlat, at magbabago ang hangin at ulap sa labas. Ito ay magiging lubhang trahedya, at ang kanyang pamilya ay masisira. Ano ang kinalaman nito sa akin? Ganyan ba talaga ang iniisip ni Brother Lin? Tumingin si Yi Zingkai kay Lin Yuhao na may mahinang ngiti at matalim na sinabi. Natatakot ako na hindi ganoon ang kaso, tama ba? Si Brother Lin ay nabalisa sa mga araw na ito, at maging ang iyong paraan ng chess ay nagbago. Ibinaba ng huli ang ulo at hinayla ang chessboard sa harapan niya, nahihiyang tumawa. Haha, totoo naman. Mukhang mali ang pirasong iyan ngayon lang. Hindi nagkamali si Brother Lin, ngunit si Brother Lin ay may layuning pumatay sa kanyang puso. Pagkasabi nito, ibinaba ni Yi Zingkai ang isang piraso na may tame time na ekspresyon. Sa isang iglap, biglang nagbago ang atmosphere sa chessboard. Mula sa orihinal na kalmado, ito ay naging isang mamamatay tao na aura. Ang malamig na nakamamatay na aura ay tila gustong tumagos sa chessboard at dumiretso sa Ninth Heaven. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lin Yuhao, at mahinang sinabi niya.
Hindi ba't si Brother Yi ay ganoon din? Tumawa si Yi Zingkai. Ikaw at ako ay talagang magkapatid. Maging ang ating mga iniisip ay pareho. Bahagyang napabuntong hininga si Lin Yuhao. Sa paglipas ng mga taon, ikaw at ako ay nagmamalasakit lamang sa ating sarili at hindi kailanman nagmamalasakit sa buhay at kamatayan ng iba sa kontinenteng ito. Maging ang mga babaeng ito. Sumulyap siya sa mga batang babae sa paligid niya, at isang bakas sa mukha niya ang pagkakasala. Hindi ko kayang makita silang ganito, kaya ibinalik ko sila. Halos buong buhay ko ay walang pakialam, at minsan iniisip ko, maganda ba talaga ang ganitong uri ng buhay? Noon, nang muling nabuhay ang Bone Race, ikaw at ako ay walang pakialam, ngunit sa pamumuno ng Nine Heavens Holy Land Master, natalo ng mga master ng Three Clans ang mga dayuhang kalaban at ipinagtanggol ang lupaing ito. Kung hindi dahil sa Nine Heavens Holy Land Master at sa mga Panginoon ng Three Clans, paanong ikaw at ako ay patuloy na magiging malaya? Natatakot ako na matagal na tayong nilamon ng Bone Race, kaya paano pa tayo umiinom ng tsaa at pinag-uusapan ang daw ngayon? Oo, tumanggo si Yi Zingkai at sinabing, ang mga iniisip ni Brother Lin ay eksakto kung ano ang iniisip ko. Noon, dapat akong umabant at umatras kasama ang mga master ng human, demon, at monster races. Kahit na mamatay ako, magkakaroon ako ng isang malinis ang budi. Sa tuwing naiisip ko ang nangyari noon, itong si Lin ay hindi mapalagay. Ang kapayapaan ng kontinenteng ito ay napalitan ng kanilang buhay, ngunit kaming dalawa ay nag-enjoy. Ngunit kaming dalawa, walang mga kwalipikasyon. Napangiti si Lin Yuhao nang may kasalanan. Pinaikit ni Yi Zingkai ang kanyang mga mata. Ngayon ay dumating na ang pagkakataon. Brother Lin, gusto mo bang sundin ang Yi na ito at tularan ang halimbawa ng Nine Heavens Holy Land Master at bumawi sa panghihinayang sa aking puso? Siyempre, tumayo si Lin Yuhao, ang kanyang kabayanihang espiritu ay umabot sa mga ulap. Ang kontinenteng ito ay nagsilang sa akin at nagpalaki sa akin, kaya paano ko mapapanood ang mga tagalabas na iyon na kumikilos ng walang ingat? Sa mundong ito, ikaw at ako ang may pinakamatibay na paglilinang. Kung ikaw at ako ay hindi lalabas, sino ang maaaring magtaas ng banner na ito? Magaling! Hinampas ni Yi Zingkai ang mesa at tumayo. Dahil nakapagdesisyon na si Brother Lin, itataya nitong si Yi ang kanyang buhay para tumulong. Kayong dalawa lang, isang nakakainis na boses ang biglang tumunog. Ang masigla at mainit na dugo na sina Lin Yuhao at Yi Zingkai ay tila nabuhusan ng isang palanggana ng malamig na tubig. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto nang lumingon sila sa paligid at sumigaw. Sino ang nariyan? Pagkausap pa lang nila ay may biglang sumulpot na binata sa dikalayuan. May mapang asar ng ngiti sa labi, hakbang-hakbang siyang naglakad. Tumitaw siya ng walang anumang babala, na parabang lumabas siya sa kawalan. Sina Yi Zingkai at Lin Yuhao ay nakatitig ng diretso sa kanya at inilabas ang kanilang divine senses para suriin ang binata. Sa sumunod na sandali, nabigla ang magkapatid dahil nalaman nilang dumaan ang kanilang divine senses sa katawan ng binata, parang batong lumulubog sa dagat, nang walang kahit kititing na reaksyon. Para naman sa binata, hindi nila maramdaman ang kahit kititing na pagbabago bago ng enerhiya mula sa kanya. Wala siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Pero alam ng dalawa na hindi ordinaryong tao ang binatang ito. Ito ay tiyak na isang palatandaan na ang kanyang paglilinang ay mas mataas kaysa sa kanila. Ikaw ba ang tagalabas na naninira sa kontinente? Tila may naisip si Yi Zingkai at nagtanong sa mahinang boses. Kasabay nito, binigyan niya ng makahulugang tingin si Lin Yuhao. Pareho silang tahimik na nagpalipat-lipat ng kanilang senchi, handang maglunsad ng desperadong pag-atake kung may nangyaring mali. Hindi sila pinansin ni Yang Kai at dire-diretsyong lumakad sa kanila. Nakaupo sa stone table, ikinaway niya ang kanyang kamay patungo sa isang batang babae na nakatulala sa kanya. Chak lang, sinabi niya. Young lady, ibuhos mo sa akin ang isang tasa ng tsaa. May nakaaway lang ako at uhaw na uhaw. Hindi kumikibo ang dalaga na parabang nakalubog pa rin siya sa sobrang gulat at hindi pa nakakabawi. Sa mga mata ng mga babaeng ito, sina Lin Yuhao at Yi Zingkai ay halos makapangyarihan sa lahat at ang pinakamakapangyarihang lalaki sa mundo. Ngunit nang lumitaw si Yang Kai, ang dalawang lalaking kanilang sinamba at hinahangaan ay tila nakatagpo ng Diyos ng salot. Tumutulo ang butil ng pawis mula sa kanilang mga noo. Mabilis ang isip ng dalaga. Paanong hindi niya malalaman ang tungkol sa malupit na lakas ni Yang Kai? Nang marinig niya ang mga salita ni Yi Zingkai ngayon, nagngangalit siya at sinabi, masamang tao, hindi kita papayagang uminom ng tsaa sa tabi ng dalawang young lords. Masamang tao. Natigilan si Yang Kai. Tinuro niya ang kanyang ilong at sinabing, mukha ba akong masamang tao sa iyo? Kayong mga tagalabas ay pumapatay at umaalipin sa iba. Ano kayo kung hindi masasamang tao? Ang batang babae ay ignorante at walang takot. Hindi niya binigyan ng kahit anong mukha si Yang Kai. Hindi lang siya, kundi ang 12-12 ng mga babaeng nakatayo sa tabi niya ay nakatingin din kay Yang Kai.
Nakaramdam si Yang Kai ng hindi komportable sa ilalim ng dosenang nakamamatay na mga tingin. Hinawakan niya ang kanyang ilong sa kahihiyan at sinabing, "Kailan ko sinabi na ako ay isang tagalabas? Batay sa haka-haka ng iyong young lord. Malaki ba ang tiwala mo sa kanya? Kahit anong sabihin ni Young Master, walang masama." Nilabas ng batang babae ang kanyang dibdib. Ang kanyang namumuong dibdib ay mukhang namamaga at medyo kawili-wili. Napalingon si Yang Kai at sumulyap kay Yi Zingkai, natatawa. Ang mukha ni Yi Zingkai naging pangit. Sa takot na magagalit sa kanya si Yang Kai, mabilis niyang sinaway. "Rinir, huwag kang bastos. Ibuhos mo ang kaibigang ito ng isang tasa ng tsaa." Nang marinig ang mga salita ni Yi Zingkai, ang batang babae na nagngangalang Lingir ay nag-aatubili na naglakad sa harap ni Yang Kai, kinuha ang tipat sa mesa, nilagyan ng isang tasa, at pagkatapos ay galit na umatras. "Salamat," sinabi ni Yang Kai, kinuha ang tasa ng tsaa at ininom ito sa isang lagok. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, "Kaya ganyan yan." Kumirat ang mga ugat sa noo ni Lin Yuhao habang sinasabi niya sa malalim na boses. "Alam mo ba kung anong uri ng tsaa ito?" "Hindi." Umiling si Yang Kai. "Malamig na bamantong hininga si Lin Yuhao. Ito ang White Snow of the Sun's Horizon. Mahirap hanapin sa mundong ito. Isa o dalawang tail lamang ang nagagawa sa loob ng 100 taon. Ito ay tinimplahan din ng Supreme True Water. Ang lakas ng loob mong tawagin. Tama na, tama na." Kinaway-kaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinutol siya. "Ito ay tsaa, hindi ba para sa pag-inom? Ano ang silbi ng maraming pag-uusap? Mawawala ito sa isang lagok. Ikaw." Galit na galit si Lin Yuhao. Sinabi ni Yi Zingkai, "Brother Lin, hindi na kailangang ibaba ang iyong sarili sa kanyang antas. Ang taong ito ay hindi mukhang isang matikas na tao." "Emph." Malamig na bamantong hininga si Lin Yuhao. "Ano ang silbi ng pagiging matikas?" Tumisi si Yang Kai. "Pwede ba itong kainin? Maaari ba itong pumatay ng mga tao? Ang labas ng mundo ay isang magulo. Napaka-elegante niyong dalawa, kaya bakit hindi ninyo gamitin ang inyong kakisigan bilang sandata para patayin ang mga bastos na iyon at ibalik ang kontinenteng ito sa dati nitong karangalan?" Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, parehong mukhang napahiya si Lin Yuhao at Yi Zingkai. Matigas na sinabi ni Lin Yuhao, "Hindi mo na kailangang sabihin iyon. Naghahanda na kami ni Brother Yi na umalis sa bundok at turuan ng leksyon ang mga dayuhang magnanakaw na iyon. Kalimutan mo na," tawa ng tawa si Yang Kai. "Sa lakas mo, kung talagang pumunta kayong dalawa doon, mapapatay ka nila sa isang sampal. Ang lakas ng loob mong manghamak sa amin." Galit na galit si Lin Yuhao. Itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng kakaibang selyo, galit na sumisigaw. "Kahit sino ka pa, dahil naglakas loob kang hiyain ako at si Brother Yi, maghanda na tanggapin ang parusa." Plakang Flower Finger. Marshall Peak, Kabanata 1826. Pinatalsik. Parehong diretsyong tao si Lin Yuhao at Yi Zingkai. Palibhas ay hinamak at ikinahihiya ni Yang Kai ng ganito, natural na hindi nila ito matiis. Ang Plakang Flower Finger ay isang supreme secret technique na pinag-aralan ni Lin Yuhao sa loob ng maraming taon. Napakalakas nito at kayang pumatay ng hindi damanak ang dugo, na pinakaayon sa kanyang estilo. Isang bulaklak na gawa sa spiritual energy ang kumislap sa kanyang daliri, at isang hindi nakikitang enerhiya ang bumalat kay Yang Kai. Tumabi si Yi Zingkai, walang balak na makipagsanib-puwersa kay Lin Yuhao. Sa halip, tinitigan niya ang mga galaw ni Yang Kai. May kutob siyang walang silbi ang ganap na kakayahan ni Lin Yuhao laban kay Yang Kai dahil mukhang napakalakas ng binatang ito. Ngunit kahit na ito ay walang silbi, nakikita niya ang lalim ng lakas ng kabilang partido sa pamamagitan ng kanyang reaksyon, kaya maingat na pinanood ni Yi Zingkai. Ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay ganap na natigilan habang siya ay bumulong-bulong. Paano ito posible? Hindi man lang ginalaw ni Yang Kai ang kanyang katawan. Marahan lang siyang gumuntong hininga, at direktang nabali ang plakang flower finger ni Lin Yuhao. Ang mga petals ay nakakalat sa hangin, ngunit wala silang kakayahang hawakan ang katawan ni Yang Kai. Napatulala din si Lin Yuhao. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Yi Zingkai, nanlamig ang kanyang puso. Napakadali nitong sinira ng kabilang partido ang pinakamalakas niyang secret technique. Kitang-kita na ang kanyang cultivation ay umabot na sa isang level na hindi mahulaan ng dalawa. Kung masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila, hindi sana nangyari ang ganoong sitwasyon. Magandang secret technique, tumawa si Yang Kai. Sa kasamaang palad, ang cultivation ng caster ay masyadong mababa, kaya hindi ito maaaring gumanap ng malaking papel. Ang mga salitang ito ay parang insulto, ngunit si Lin Yuhao ay nagpakita ng maalalahanang tingin ni Katie Ting na hindi nasisiyahan. Sa paglilinang ng isang cultivator, ang may pinakamataas na cultivation ang una. Bagamat mukhang bata si Yang Kai, dahil malalim ang kanyang lakas, natural siyang kwalipikadong magkomento. Pagkatapos sabihin iyon, muling lumungkot ang mukha ni Yang Kai.
Magtago kayong dalawa dito, magtimpla ng tsaa at pag-usapan ang daw, at wala kayong pakialam sa mundo. Tila kayo ay malaya at walang pigil, ngunit kayo ba ay talagang malaya at walang pigil? Nagkatinginan sina Lin Yuhao at Yi Zingkay nang may dismaya, isang awkward na tingin ang lumilitaw sa kanilang mga mukha. Marahan na tumikim si Yang Kai. Mabuti sana kung talagang malaya at madali ka, pero sa tingin ko hindi ikaw. Dahil gusto niyang mamuhay sa pag-iisa, bakit kailangan niyang pakialaman ang mga gawain ng mundo? Ang paghahanap ng gulo ng walang dahilan ay talagang katawa-tawa. Maaari kang mamuhay ng hiwalay sa mga bundok at kagubatan. Hindi siya lalabas hanggang sa mamatay siya. Kung hindi, mahuhulog siya sa mortal na mundo. Natikman na niya ang lahat ng uri ng buhay. Sa landas ng martial arts, ang gusto lang niya ay magkaroon ng malinaw na pag-iisip. Kung patuloy kayong nag-aalala tungkol sa mga personal na pakinabang at pagkalugi tulad nito, wala kayong magagawa sa inyong buhay. Gusto ko lang magkaroon ng malinaw na pag-iisip at magpatuloy. Nang inag ang mga katawan ni Lin Yuhao at Yi Zingkay nang lumitaw sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Ang kanilang mga ekspresyon ay patuloy na nagbabago, kung minsan ay nawawala, kung minsan ay nasasabik, na parang nahulog sila sa isang uri ng pag-unawa. Sinulyapan sila ni Yang Kai at tumawa. Kumaway siya sa batang babae na tinatawag na Ling Yir at sinabing, "Miss, buhusan mo ako ng isa pang tasa ng tsaa. Huwag kang masyadong madamo." Kinagat ni Ling Yir ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Yang Kai. Hinawakan niya ang teapot sa kanyang mga braso at mukhang handa na siyang ipagtanggol ito hanggang kamatayan. Pinisil ni Yang Kai ang kanyang ilong sa kahihiyan. Sa sandaling ito, si Lin Yuhao at Yi Zingkay ay biglang tumangala sa langit at nagpakawala ng mahabang alulong. Nang kumalat ang alulong, napukaw nito ang hangin at mga ulap sa kalangitan. Sa isang iglap, sa itaas ng Nine Heavens Holy Land, gumulong ang hangin at kulog, at ang maitim na ulap na kasing kapal ng kubrikama ay bumagsak. Oh, sila ay sumingit. Nagulat si Yang Kai sa langit. Malinaw na iyon ang world baptism na sasalubungin ng isang cultivator nang makapasok sila sa isang great realm. Hindi niya inaasahan na ang dalawang lalaking ito, na pumalit sa pugad ng isang magpie, ay makakalagpas sa kanilang mga tanikala dahil sa kanyang mga salita. Mukhang may talento ang dalawang ito, ngunit nalilimitahan sila ng sitwasyon ng world energy ng Tongzuan realm, kaya hindi sila makalusot. Habang bumabagsak ang alulong, sina Lin Yuhao at Yi Zingkay ay parehong lumipad sa kalangitan na may marangal na mga ekspresyon. Nagkalat sila, handang tanggapin ang pagbibinyag sa world energy sa kanilang mga katawan. Anong ginawa mo sa dalawang young lord? Namutla ang magandang mukha ni Ling Yir habang sumugod siya kay Yang Kai at nagtanong ng malakas. Pinalibutan din ng ibang mga babae si Yang Kai, pinalibutan siya ng mahigpit. Puno ng pag-aalala at galit ang magagandang mata nila. Ang mga nag-aalala ay sina Lin Yuhao at Yi Zingkay, habang ang nagalit ay si Yang Kai. Tila hanggat sina Lin Yuhao at Yi Zingkay ay naaksidente, matatalo nila si Yang Kai hanggang sa mamatay. Wala akong ginawa sa kanila, hindi mo ba nakita? Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Yang Kai. Nagsabi lang ako ng ilang salita sa kanila. Kung gayon, paano sila naging ganito? Sabik na sabik si Ling Yir kaya malapit na siyang umiyak. Huwag kang mag-alala, saglit lang ay bababa na sila. Pagkababa nila, lalakas sila. Matiyag ang paliwanag ni Yang Kai. Sino bang maniniwala sa iyo, masamang tao ka? Sisters, bugbugin muna natin siya. Sa dami ng tao, galit na sumigaw ang isang babaeng bilog ang mukha. Sa sandaling sinabi niya ito, mahigit isang dosenang babae ang nagtaas ng kamao at nagpaulan ng suntok kay Yang Kai. Ha, saan siya nagpunta? Sa susunod na sandali, sumigaw si Ling Yir. Nagulat siya nang makitang nawala si Yang Kai, na nakaupo sa upuan. Ang mga kamao ng mga babae ay tumama sa hangin. Ang taong ito ay hindi isang multo, tama ba? Naging berde ang mukha ng babaeng bilog ang mukha habang maingat na nagtanong. Sa sandaling sinabi niya ito, higit sa isang dosenang mga mukha ng mga batang babae ang namutla at ang kanilang malambot na katawan ay nanginag. Sa pag-aakalang matagal na silang kasama ng multo, lahat sila ay hindi mapalagay. Sa pangunahing tuktok ng isa sa siyam na taluktok, bamantong hininga si Yang Kai. Sa mga taong ito, ang batang babae ay talagang walang batas. Ang mga babaeng ito ay walang mataas na martial daw cultivation, ngunit ang kanilang determinasyon na protektahan sina Lin Yuhao at Yi Zingkay ay hindi maliit. Talagang nagparamdam ito sa kanya na walang magawa. Kung magtatagal pa siya, natatakot siyang mabugbog talaga siya. Si Yang Kai ay tiyak na nakatakas. Sa langit, dalawang figure ang nakatayo sa himpapawid habang ang kapangyarihan ng langit at lupa ay bumagsak sa kanila, na naging dahilan upang sila ay magpakawala ng nakakapandurog na sigaw. Gayunpaman, ang mga hiyawan na iyon ay naglalaman ng walang humpay na paghahangad at pinanabik. Pagkatapos ng kalahating araw, unti-unting nawala ang phenomenon sa itaas ng Nine Heavens Holy Land. Sa loob ng pavilion, sabay na lumitaw sina Lin Yuhao at Yi Zingkay. Nagkatinginan sila at natatawa.
Bagamat mukhang magulo silang dalawa, nakalusot na sila sa Saint Realm at nakapasok sa Saint King Realm. Dalawang young lord, okay ka lang ba? Nagmamadaling lumapit si Lingir at ang dosenang mga babae at nagtanong. Ayos lang kami. Ha? Nasaan yung kaibigan? Tumingon si Lin Yuhao at tumingin sa paligid, ngunit hindi niya nakita si Yang Kai at nagulat siya. Natalo na naming magkakapatid ang multong iyon, winagayway ni Lingir ang kanyang kamao at humingi ng kredito. Ghost. Bahagyang namula ang mukha ni Yizing Kai. Bagamat hindi niya alam kung gaano kalakas si Yang Kai, sila ni Lin Yuhao ay nakalusot sa parehong oras sa pamamagitan lamang ng ilang pointer. Malinaw na nakatayo na si Yang Kai sa taas na dapat nilang tingnan. Kahit na nakalusot na siya ngayon sa Saint Realm, hindi siya nang ahas na ikumpara ang kanyang sarili kay Yang Kai. Paano mailalarawan ang gayong eksperto bilang isang multo ng mga aliping babae? Talagang itinaboy mo siya. Puno ng inis ang mukha ni Lin Yuhao. Young Lord, may nagawa ba kaming mali? Nag-aalalang tanong ni Lingir. Ayos lang. Mabilis na ikan-away ni Yizing Kai ang kanyang kamay. Wala kang kasalanan, ikaw. Bago pa siya matapos magsalita, biglang huminto si Yizing Kai at nakinig ng mabuti. Hindi nagtagal, lumiwanag sa tuwa ang kanyang mukha habang nakatingin kay Lin Yuhao. Nadatnan niyang nakatingin din sa kanya ang kabilang partido na masayang mukha. Naunawaan ng dalawa ang intensyon ng isa't isa at marahang tumango. Manatili ka rito, babalik kami ni Brother Yi, utos ni Lin Yuhao. Lumakad siya pasulong at bumaril patungo sa isang tiyak na direksyon. Mahigpit na sumunod si Yizing Kai sa likuran. Pagkatapos ng ilang dosenang paghinga, dumating ang dalawa sa pangunahing tuktok kung saan naroon si Yang Kai. Matapos makita ang hindi maarok na figure, pareho silang nagmukhang solemne at pinagdikit ang kanilang mga kamao. Maraming salamat, Senior, sa patnubay mo. Sana mapatawad kami ni Senior sa pagkakasala sa iyo noon. Kahit na hindi nila alam kung ilang taon na si Yang Kai, dahil mas malakas siya kaysa sa kanila, maaaring isa siyang matandang halimaw na nabuhay ng daan-daang taon. Ang pagtawag sa kanya ng Senior ay hindi isang insulto sa kanila. Senior, hinawakan ni Yang Kai ang kanyang ilong at tumawa. Hindi mo ako kailangang tawagin ng ganyan, hindi ako ganoon katanda. At saka, hindi tulad ng binigay ko sa iyo ng mga payo. Nakalusot ka dahil gusto mo, wala itong kinalaman sa akin. Kung hindi pa ipinakita ni Lin Yuhao at Yizing Kai na handa silang lumabas at magambag sa mainland, hindi sana sila maabala ni Yang Kai. Ang orihinal niyang intensyon ay itaboy ang dalawa. Ito ang Nine Heavens Holy Land, ang kanyang teritoryo. Gusto niyang ayusin ang isang cross-cultivation star space array dito, kaya paano niya papayagan ang mga tagalabas na sakupin ito? Gayunpaman, pagkatapos mapansin na ang dalawa ay may magandang ugali, si Yang Kai ay nakaisip ng isa pang ideya. Nagkatinginan si Lin Yuhao at Yizing Kai at nagtanong ang una. Kung gayon, maaari ko bang tanungin kung paano haharapin ang kaibigang ito? Yang Kai. Sumimangot si Yizing Kai. Ang pangalang ito. Saan ko narinig ito dati? Parang napaka-pamilyar. Kamahalan, pwede bang? Si Lin Yuhao ay natakot na tumingin kay Yang Kai. Baka ikaw yun. Tumiti si Yang Kai at tumango. Ikaw ba talaga? Nagulat si Lin Yuhao. Brother Lin. Tumingin si Yizing Kai kay Lin Yuhao para humingi ng tulong. Hindi pa rin niya maisip kung saan niya narinig ang pangalang Yang Kai. Si Brother Yi ay talagang isang taong may mataas na katayuan na may maikling memorya. Mapait na ngumiti si Lin Yuhao. Pinag-uusapan lang namin kung paano tularan ang Holy Master of Nine Heavens Holy Land. Ngayong lumitaw na ang tunay na master sa harap mo at sa akin, hindi siya nakikilala ni Brother Yi. Napabulala si Yizing Kai. Holy Master of Nine Heavens Holy Land. Kaya ikaw ang Holy Master of Nine Heavens Holy Land. Ang Holy Master of Nine Heavens Holy Land ay isang maalamat na figure sa buong Tongzuan Realm, tulad ng Great Demon God. Alam lang ng maraming tao ang Holy Master of Nine Heavens Holy Land, ngunit hindi nila alam ang kanyang pangalan, tulad ng Great Demon God. Pagkaraan ng maraming taon, alam lang ng lahat ang pag-iral ng Great Demon God, ngunit kung ano ang pangalan niya, iilan lang ang nakakaalam. Saglit na hindi maiugnay ni Yizing Kai ang mga tuldok, kaya nang ipaalala ni Lin Yuhao sa kanya, nagulat. Sa sumunod na sandali, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing, kaya si Yang Shengzu. Nagkaroon kami ni Brother Lin ng mga mata ngunit na bigong makakita. Umaasa kami na mapatawad kami ni Yang Shengzu. Natakot din na sinabi ni Lin Yuhao. Dahil bumalik na si Yang Shengzu, aalis agad kami ni Brother Yi ng Nine Heavens Holy Land. Sana ay hindi kami sisihin ni Yang Shengzu sa pag-istorbo sa inyong mahalagang lupain. Marshall Peak, Kabanata 1827. Huwag pilitin ang iyong sarili. Ang pagsalakay sa punong tanggapan ng ibang tao nang walang pahintulot ay isang napakaseryosong bagay.
Bagamat ang Nine Heavens Holy Land ay walang laman sa loob ng maraming taon, hindi ito nangangahulugan na maaari itong sakupin sa kalooban. Kung itutuloy ni Yang Kai ang bagay na ito, mamamatay sina Lin Yuhao at Yi Zingkai kahit gaano pa karami ang buhay nila. Kaya, pagkatapos malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Yang Kai, agad na gustong umatras ni Lin Yuhao. Bakit ka aalis? Huwag kang umalis. Tumawa si Yang Kai. Nag-iba ang mukha ni Lin Yuhao habang gulat na sinabi. Yang Shengzu, hindi talaga namin alam ni Brother Yi na nasa Tongzuan Realm ka pa rin. Akala namin ay hindi na kailangang magpaliwanag. At oo, hindi ko sinasadyang pahirapan ka. Ikanaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinutol siya, mahinang sinabi. Kung gusto mo rito, bibigyan kita ng Nine Heavens Holy Land. Para sa atin. Sa pagkakataong ito, tulala na talaga silang dalawa. Wala silang ideya kung anong uri ng gamot ang ibinebenta ni Yang Kai sa kanyang lang. Oo, ibibigay ko ito sa iyo. Tumanggo si Yang Kai. Pero may kailangan kang gawin para sa akin. Natahimik sandali si Lin Yuhao bago siya maingat na nagtanong. Ano iyon? Pakipaliwanag ng detalyado, Yang Shengzu. Wala lang, huwag kang masyadong kabahan. Magiliw nang umiti si Yang Kai. Gusto ko lang nabantayan mo ang lugar na ito at huwag hayaang pumasok ang mga tagalabas kung gusto mo. Mag-aayos ako ng spirit array dito. Kailangan mo lang itong bantayan ng mabuti sa hinaharap. Ganoon ka simple. Nagulat si Yi Zingkai. Ganon ka simple. Tumanggo si Yang Kai. Siyempre, hindi kita pipilitin. Kung ayaw mo, kalimutan mo na. Hahanap ako ng ibang magbabantay sa lugar na ito. Nagkatinginan sina Lin Yuhao at Yi Zingkai. Medyo mahirap para sa kanila na magdesisyon. Bagamat sinasadyang sinabi ni Yang Kai, alam nila na ang Spirit Array ay napakahalaga. Gayunpaman, alam din nila na ang Spirit Array na ito ay talagang mahalaga. Kung hindi nila ito maprotektahan ng maayos, hindi ba nila sinasaktan si Yang Kai ng walang dahilan? Sa lakas na ipinakita ni Yang Kai noon, hindi ito isang responsibilidad na kaya nilang pasanin. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at nakipag-usap sa kanilang divine senses sa loob ng mahabang panahon, ngunit hindi pa rin sila nakakagawa ng conclusion. Ayo, parang hindi kayo masyadong payag. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay kalimutan na ito. Lalabas lang ako at maghahanap ng mga random na tao. Hindi mahalaga kung mahina sila. Casual lang mamigay ng ilang lihim na kayamanan at spirit pill. Ang pagbibigay ng ilang paraan ng paglilinang ay sapat na upang maprotektahan ang lugar na ito. Habang nagsasalita si Yang Kai, tumalikod siya para umalis. Teka! Sumigaw si Lin Yuhao na may tame time na ekspresyon. Yang Shengzu, mangyaring maghintay. Pinag-isipan na namin ang kapatid ko. Ganun ba? Nilinggan sila ni Yang Kai. Tama! Tumanggo si Yi Zingkai. Noong nakaraan, inutusan ni Yang Shengzu ang mga eksperto ng tatlong lahi. Ang pakikipaglaban sa Bone Race at pagtatanggol sa mainland ay isang mahusay na tagumpay. Ang kanyang pangalan ay ipapamana sa mga henerasyon. Bagamat mahina kami ng kapatid ko, sa patnubay ni Yang Shengzu, hindi na kami handang mag-drag palabas ng isang kawalang galang na pag-iral. Nais naming magambag sa kapayapaan ng mainland. Bagamat hindi ko alam kung anong klaseng spirit array ang gusto ni Holy Master Yang na bantayan nating dalawa, dahil ito ay inayos ni Holy Master Yang, dapat itong nauugnay sa kaligtasan ng Tongzuan Realm. Kaming dalawang magkakapatid ay may tungkuling bantayan ang bagay na ito, kaya hinihiling ko kay Holy Master Yang na ibigay ito sa atin. Mahina at malakas ang boses ni Lin Yuhao. Huwag mong pilitin ang iyong sarili. Napakunot si Yang Kai sa kanyang noo. Ayoko na pilitin ang iba. Ang pag-iingat sa Spirit Array dito ay nakakainip, marahil ay kailangan pa naming bantayan ito sa mga susunod na henerasyon. Anong mahirap don? Buong pagmamalaking sinabi ni Yi Zingkai. Ayaw ni Brother Lin sa mga mataong lugar, pareho kaming tahimik at mapag-isa. Ang Holy Land ay isang magandang lugar na may masaganang world energy. Ito ay isang lugar na matagal nating hinahanap na dalawa. Para sa isang karangalan ang makapag-stay dito ng mahabang panahon, kaya paano magiging boring? Tama si Brother Yi. Seryosong tumanggo si Lin Yuhao. Mataimtim na tumanggo si Lin Yuhao. Napakahalaga ng bagay na ito. Kung walang angkop na kandidato si Holy Master Yang, mangyaring isaalang-alang kaming dalawang magkakapatid. Pero medyo mahina kayong dalawa. Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba, mukhang mapili. Hindi pa kami ganoon katanda, at nakalusot na kami sa Saint Realm. Hanggat naglilinang kami ng husto sa aming buhay, unti-unti kaming lalakas. Sabik na tumingin si Lin Yuhao kay Yang Kai. Saglit na nag-isip si Yang Kai bago bamantong hininga. Sige. Dahil iginiit mo, ipagkakatiwala sa iyo ng Holy Master na ito ang mahalagang gawaing ito. Sana ay huwag mo itong basta-bastahin at dapat mong bantayan ng mabuti ang lugar na ito. Yang Shengzu, makatitiyak ka, hanggat nandito kaming magkakapatid, walang tagalabas na papayag ang tumuntong sa Holy Land. Kung may sino mang maglalakas loob na pumasok, pipigilan namin sila kahit na umabot kami ng limang hakbang.
Sumigaw si Lin Yuhao sa malalim na boses. Mabuti, mabuti, mabuti na mayroon kang ganoong determinasyon. Kung gayon, ang Holy Land ay ipagkakatiwala ko sa inyo sa hinaharap. Sana ay mas bigyan niyo ito ng pansin. Tuwang-tuwa si Na Yi Zingkai at Lin Yuhao nang marinig nila ito. Ang una ay biglang ngumiti at tumawa. Yang Shengzu, sinabi mo lang na bibigyan mo kami ng secret techniques at spirit pills, ito, ito. At secret techniques. Ubo-ubo. Umubo si Lin Yuhao sa kahihiyan. Hayaan mo akong maghanap ng bagay na angkop para sa iyo. Sabi ni Yang Kai at hinalungkat ang kanyang space ring. Marami siyang mga bagay sa kanyang space ring, na lahat ay mga samsam ng digmaan na kanyang ninakawan pagkatapos pumatay ng mga tao. Naturally, walang kakulangan ng mga bagay na angkop para kina Lin Yuhao at Yi Zingkai. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita si Yang Kai ng ilang artifact ng Saint King Grade at maraming spirit pills. Tinuruan din niya sila ng dalawang secret arts at ilang secret techniques at martial skills na angkop para sa kanila. Ang dalawa sa kanila ay hindi pa nakakita ng mga artifact at spirit pills ng Saint King Grade, lalo pa ang mga secret technique na tila pinasadya para sa kanila. Tuwang-tuwa sila kaya hindi nila napigilan ang kanilang sarili. Bagamat itinuloy nila ang isang malaya at walang harang na buhay, sila rin ay mga cultivator. Ang bawat cultivator ay nagnanais ng isang mas malakas at mas mataas na martial daw. At si Yang Kai ay tila nagbukas ng bagong pinto sa harap nila. Pagkatapos magsaya, biglang may naisip si Yi Zingkai at Tame Time na nagsabi. Siya nga pala, Yang Shengzu, maraming bagay ang nangyari sa Tongzuan Realm noong nakaraang taon. Isang grupo ng mga dayuhang cultivator ang nagdudulot ng kaguluhan sa lahat ng dako. Ako nagtataka kung aalisin sila ni Yang Shengzu. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Napatay ko na ang pinuno, at lilinisin ng aking mga kasama ang natitirang iba pa. Sa loob ng ilang araw, babalik ang kapayapaan sa kontinente. Mahinang sabi ni Yang Kai. Nang marinig niya itong sabihin ng Caswell, si Lin Yuhao at Yi Zingkai ay natakot. Bagamat hindi nila alam kung gaano kalakas ang mga dayuhang cultivator na iyon, malalaman nila mula sa pagpuksa at pagkaalipin ng mga puwersa na hindi kayang labanan ng mga cultivator ng Tongzuan Realm. Ngunit ngayon, sa harap ni Yang Kai, hindi sila makatiis at mapapawi sa loob ng ilang araw. Naranasan nilang dalawa ang malupit na lakas ni Yang Kai sa pagbabalat kayo. And, kakalusot lang yung dalawa. Kung may hindi kayo maintindihan sa kalagayan nyo ngayon, pwede nyong itanong sa akin, at ipapaliwanag ko sa inyo. Hindi nagmamadali si Yang Kai na ayusin ang cross-cultivation star space array. Dahil gusto niyang magbantay sina Lin Yuhao at Yi Zingkai sa lugar na ito, kung mas malakas sila, mas mabuti. Sa makatuwid, nilayon niyang bigyan sila ng ilang mga payo. Nagulat si Lin Yuhao at agad na nagtanong. Sana ay mapaliwanagan kami ni Yang Shengzu. Anong kaharian natin ngayon? Bagamat pakiramdam namin ay nalampasan na namin ang Saint Realm, medyo nalilito pa rin kami. And, ang world energy sa Tongzuan Realm ay manipis, at ang Saint Realm ang pinakamataas na realm. Natural lang na hindi mo ito maintindihan. Ang kasalukuyang kaharian ninyong dalawa ay tinatawag na Saint King Realm, na nasa itaas ng Saint Realm. Itaas ng Saint Realm. Pareho silang nagulat. Sa sumunod na kalahating araw, sistematikong ibinigay ni Yang Kai sina Lin Yuhao at Yi Zingkai ang pangkalahatang kaalaman sa dibisyon ng mga kaharian sa Martial Dao, at ipinaliwanag din sa kanila ang mga bagay na dapat nilang bigyang pansin sa panahon ng kanilang paglilinang. Paulit-ulit na tumanggo ang dalawa dahil marami silang natutunan. Makalipas ang kalahating araw, tinanong sila ni Yang Kai upang umatras at pagsamasamahin ang kanilang kasalukuyang kaharian habang nagsimula siyang maghanap ng angkop na lugar para ayusin ang cross-cultivation star space array. Pagkaraan ng 10 araw, nabuo na ang cross-cultivation star space array sa Holy Land. Ginawa ni Yang Kai ang final mga pagsasaayos at ibinuhos dito ang kanyang Saint Chi. Agad na nagsimulang gumana ang array, kumikinang sa puting liwanag at naglalabas ng mayamang space force. Makakakonekta talaga ito sa Asher Tree Star. Nagulat din si Yang Kai. Mukhang ang mga space spirit crystal na nakuha mula sa Severed World ay talagang pambihira. Sa orihinal, hindi siya kumpiyansa na maikokonekta niya ang cross-cultivation star space array dito sa nasa palasyo sa Asher Tree Star, ngunit pagkatapos niyang ayusin ito, nalaman niyang matagumpay talaga ito. Ang dalawang cross-cultivation star space arrays ay nag-echo sa isa't isa at nagtatag ng isang misteryosong koneksyon sa kawalan. Ang lahat ng ito ay salamat sa pure space spirit crystals. Kung hindi sila ibinalik mula sa Severed World at natagpuan sa labas, imposibleng makamit ito. Ito ba ay isang space array? Biglang sumulpat si Guizhu sa tabi ni Yang Kai na parang multo, nakatitig sa array sa harap niya at nag-click sa kanyang dila dahil sa pagtataka. And, ito ay isang space array. Tumanggo si Yang Kai. Sa katunayan, nakarating na si Guizhu sa Nine Heavens Holy Land ilang araw na ang nakakaraan, ngunit nakita kung gaano kabisi si Yang Kai, ayaw niyang istorbohin siya at ngayon lang siya nagpakita.
Matapos umikot ng ilang beses sa space array, umiling si Guizhou at sinabing, "Nakakamangha talaga." Natatakot ang matandang master na ito na hindi niya maisip ang mga misteryo nito kahit nagugulin niya ang kanyang buong buhay sa pag-aaral nito. Naglilingkod ng tama ang matandang master na ito sa pagkakakulong sa lumulutang na kontinente sa loob ng 2,000 taon. Saan siya may hahatid ng array na ito? Asher 3 Star. Ano? Nagulat si Guizhou. Ibig mong sabihin, Asher 3 Star. Ang Asher 3 Star ng Sword Union. N. Ang lugar na ito ay daan-daang milyong kilometro ang layo mula sa Asher 3 Star, ngunit sa space array na ito lamang. Siyempre hindi. May isa pang space array doon na konektado dito. Maikling paliwanag ni Yang Kai, ngunit hindi pa rin makapaniwala si Guizhou. Kahit na sa kanyang cultivation base, aabutin siya ng halos isang taon para lumipad sa layo na daan-daang milyong kilometro. Ngunit ngayon, binawasan ng 2 space array ang distansya sa zero. N, ano ang resulta ng operasyon ni Elder? Tumingin si Yang Kai kay Guizhou at nagtanong. Napatay ko na silang lahat. Makahulugang ngumisi si Guizhou. Nakuha rin namin ang isang Origin Grade High Rank Starship. Ang Spirit Devouring Sect na ito ay medyo magaling. Ganun ba, paano ang Spirit Devouring Crystals? Nakangiting tumingin sa kanya si Yang Kai. Agad na naging mapagbantay si Guizhou. Anong ginagawa mo? Iyan ang mga samsam ng Elder na ito sa digmaan. Kahit na ikaw ang Sect Master, hindi mo pwedeng hilingin sa kanila ang ganito. Huwag mong masyadong seryosohin, Elder. Ang enerhiya sa mga Spirit Devouring Crystal na iyon ay orihinal na pag-aari sa lupaing ito, kaya dapat itong ibalik. Magpakabait ka at bigyan mo ako ng Spirit Devouring Crystals. Wala silang gaanong pakinabang sa iyo. Bagamat ang pagsipsip sa mga ito ay maaaring mapabuti ang iyong lakas, natatakot ako na hindi mo nais na makita ang iyong pundasyon na maging hindi matatag. Marshall Peak, Kabanata 1828. Pagbabalik sa Twin Shark Island. Matapos makipagtalo kay Guizhou sa mahabang panahon, pinayagan siya ni Yang Kai na ibalik ang lahat ng Spirit Devouring Crystals. Ang halaga ay ang hilingin sa kanyang little senior sister na pinuhin pa ang ilang Origin King Grade Spirit Pills para sa kanya pagkatapos bumalik sa High Heaven Sect. Paano malalaman ni Guizhou na ang kanyang little senior sister ay may Origin King Grade Herbs para sa alchemy? Hindi niya kailangang magtrabaho ng kasing hirap gaya ng isang ordinaryong alchemist. Kung alam niya, malamang nasisigawan niya si Yang Kai dahil sa pagiging tuso. Nagdala si Guizhou ng humigit kumulang 40 hanggang 50 Spirit Devouring Crystals, ngunit lahat ng mga ito ay ikinalat ni Yang Kai at naging enerhiya na bumalik sa mundo. Ang Tongzuan Realm ay konektado na ngayon sa buong Star Territory at patuloy na nakakakuha ng kapangyarihan ng mga bituin. Sa isang Star Master na tulad ni Xia Ningchang, tiyak na uunlad muli ito pagdating ng panahon. Pagkatapos, tinawag ni Yang Kai sina Lin Yuhao at Ye Jingkai, na nasa retreat, at binigyan sila ng transmission token na kanyang napino. Sinabi niya sa kanila na pangalagaang mabuti ang Nine Heavens Holy Land sa hinaharap, at kung may mga tagalabas na gustong saktan ng Tongzuan Realm, kukunin nila ang transmission token at pumasok sa space array para magulat sa Asher 3 Star. Kakalusot lang nilang dalawa sa Saint King Realm, kaya hindi mataas ang kanilang lakas. Dahil dito, sadyang iniwan ni Yang Kai ang isang Blood Beast, isang 10th Order Steel Flame Ghost Spider. Bagamat bahagyang nabawasan ang lakas ng Steel Flame Ghost Spider pagkatapos na maging isang Blood Beast, isa pa rin itong hindi magagapi na pag-iral sa ilalim ng Origin King Realm. Maaari pa itong makipaglaban sa isang Origin King. Sa Steel Flame Ghost Spider na nagbabantay sa Nine Heavens Holy Land, makakaalis na si Yang Kai nang may kapayapaan ng isip. Sa paglalakbay na ito sa Shadowed Star, inayos niya ang ilang cross-cultivation star space array sa daan, na lubusang nag-uugnay sa Shadowed Star sa kanyang tinubuang bayan. Sa hinaharap, maaari siyang maglakbay pabalik-balik o sa iba pang cultivation stars. Ang lahat ng ito ay lubos na maginhawang mga bagay. Ito ay simula pa lamang. Ang ideya ni Yang Kai ay ipalaganap ang cross-cultivation star space array sa buong teritoryo ng star, na nag-uugnay sa bawat maunlad na cultivation star. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay nangangailangan ng maraming oras at pagsisikap, lalo na ng maraming space spirit crystals. Hindi ito mamadaliin. Pagkatapos ayusin ang mga bagay sa Tongzuan Realm, si Yang Kai ay tumungo sa space array kasama si Guizhou at ibinuhos ang kanyang Saint Chi dito para i-activate ito. Magalang na pinaalis sila ni Lin Yuhao at Ye Jingkai. Asher 3 Star. Isla ng Twin Shark. Sa palasyo ni Yang Kai. Sa pinakamalalim na bahagi ng palasyo, ang magkapatid na Hizao at Himiao ay nakaupo na magkaharap sa isa't isa. Hindi alam kung anong uri ng malalim na pamamaraan ng paglilinang ang nililinang ng magkapatid, ngunit ang kanilang mga palad ay magkadikit. Nagtagpo si Saint Chi, walang katapusang umikot ang mga ito sa katawan ng isa't isa. Ang spiritual chi ng langit at lupa ay patuloy na bumubuhos sa kanilang mga acupoint.
Walang hangin sa pangunahing bulwagan, ngunit ang buhok at damit ng magkapatid ay lumilipad sa hangin. Sa sandaling ito, biglang may kakaibang tunog ang nagmula sa napakahabang space array sa hall, at ang array, na parang sinaunang balon pa rin, ay kumikinang ng puting liwanag. Agad na naalarma sina Hizaw at Himiyaw. Iminulat nila ang kanilang magagandang mata at tumayo upang tingnan ang porma sayon. May nanggaling na naman sa Shadowed Star. Nag-aalalang sabi ni Hizaw. Mula noong umalis si Yang Kai kasama si Luolan, nagkaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng mga High Heaven Sect Cultivator na dumarating mula sa Shadowed Star. Bawat isa sa kanila ay isang peak na Third Order Origin Return ng Realm Cultivator, at mayroon pang ang Origin King Realm Master. Unti-unting napagtanto ng dalawang magkapatid na babae ang lakas at pamana ng High Heaven Sect at ipinagmamalaki nilang sumali sa naturang sekta. Sa sandaling ito, nang makitang aktibo muli ang Spirit Array, agad na naisip ni Hizaw na may paparating na mula sa High Heaven Sect. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, dalawang malabong figure ang lumitaw sa gitna ng hanay. Habang tumatakbo ang array, unti-unting naging malinaw ang dalawang figure. Matapos mawala ang puting liwanag, sabay na lumitaw sina Yang Kai at Guizhu. Ah, si Brother Yang Kai. Tuwang-tuwa na tawag ni Miao. Kinatok ni Hizaw ang kanyang ulo at panunuyang sinabi. Sect Master ito. Inilabas ni Himiyaw ang kanyang dila na may nahihiyang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi nagtagal ay dumating ang dalawang kapatid na babae sa harap ni Yang Kai at masayang yumuko. Pagbati, Sect Master. Kayo ba ang naka-duty dito? Tumingon si Yang Kai at tumingin sa paligid bago nakangiting nagtanong. Oo, matamis na sagot ni Hizaw. Salamat sa iyong pagsusumikap. Malumanay na tumanggo si Yang Kai sa kanya. Hanggang sa sandaling ito ay nakabawi si Guizhu mula sa malayuang teleportasyon at umiling, bakas sa kanyang mukha ang kakulangan sa ginhawa habang sinasabi niya. Ang pakiramdam na ito ay talagang hindi komportable, pakiramdam ko ay nilamon ako ng The Void. Kahit na ang isang taong kasing lakas niya ay makakaramdam ng discomfort sa ultra-long distance teleportation na ito. Ang mga may mas mababang cultivation kaysa sa kanya ay kailangang mag-recover ng ilang sandali bago nila ma-stabilize ang kanilang aura pagkatapos ng bawat teleportation. Kung hindi dahil sa teleportation token na espesyal na napino ni Yang Kai, ang sinumang tumuntong sa space array ay itatapon sa walang katapusang void na hindi makakahanap ng kanilang daan palabas para sa kawalang hanggan. Ito ay nakakunot ang noo ni Hizaw habang nakatingin kay Guizhu. Ang aura ni Guizhu ay masama at madilim na nagbibigay sa kanya ng labis na hindi komportable na pakiramdam. Sa unang tingin, masasabi niyang hindi siya mabuting tao, kaya hindi niya maintindihan kung bakit kasama ni Yang Kai ang gayong tao. Heiheia, ang dalawang batang babae ba ay mga alagad mo ng sekta? Hindi na hinintay ni Guizhu na magpaliwanag si Yang Kai at nagkusa siyang magtanong. Si En, Hizaw, Himiyaw, at ang kanilang guro, si Yushi, ay tinanggap ko sa High Heaven Sect. Tumanggo si Yang Kai, sumenyas kina Hizaw at Himiyaw habang sinasabi niya. Halika at batiin ang Supreme Elder ng ating sect. Supreme Elder. Nagulat sina Hizaw at Himiyaw, hindi inaasahan na ang matandang ito na naglalabas ng masamang aura mula simula hanggang wakas ay talagang magiging Supreme Elder ng kanilang sekta. Gayunpaman, dahil si Yang Kai ang nagsabi nito, walang paraan na siya ay magkamali. Agad nilang pinigilan ang kanilang pag-iisip, yumuko sila kay Guizhu nang may paggalang at sabay-sabay na tumawag. Binati ng mga disipulo ang Supreme Elder. Ha-ha-ha-ha. Si Guizhu ay nagpakawala ng nakakalokong tawa, mukhang napakamayabang habang sinusubukang kunin ang isang magiliw ng ngiti at itinaas ang kanyang kamay. Hindi na kailangan ng mga pormalidad, ang dalawang batang babae ay napakahusay. Oo nga pala, dahil unang pagkakataon natin nagpulong, bibigyan ka ng matandang Panginoon na ito ng Reg Along Pambati. Ah! Hindi inaasahan ni Hizaw at Himiyaw na ang pagbati lamang sa kanila ay talagang magbibigay sa kanila ng mga benepisyo, kaya pagkatapos ng ilang sandali ng sorpresa, tumingin silang dalawa kay Yang Kai, humihingi ng kanyang opinyon. Tiningnan ni Yang Kai si Guizhu na may kakaibang ekspresyon, sa pag-aakalang si Guizhu ay matagal nang nag-iisa at ngayon ay biglang naging Supreme Elder ng High Heaven Sect at ang pagkakaroon ng mga disipulo ng paggalang sa kanya ay naging dahilan upang maging medyo kampante ang matandang ito. Kung hindi, paano siya basta-basta makakapagbigay ng mga benepisyo kapag nakilala niya ang isang disipulo ng sekta? Sinong Supreme Elder ng sekta ang napakabuti? Para sa mga Supreme Elder, lahat sila ay simbolikong pag-iral, mga bagay ng pagpipitagan at pagsamba para sa mga disipulo. Ang mga alagad lamang na gumawa ng malaking kontribusyon o may natatanging kakayahan ang kwalipikadong makipagkita sa kanila. Makakatanggap sila ng ilang mga payo at gantimpala, at sila ay lubos na nagpapasalamat sa kanila. Sa ganitong pagkilos ni Guizhu, kahit na siya ay may kabaitan ng isang Supreme Elder, nawala sa kanya ang kanyang kamahalin. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Siya ay bago, kaya paano siya mapipigilan ni Yang Kai? Nakangiting sinabi ni Yang Kai.
Dahil ito ay isang gantimpala mula sa Supreme Elder, maaari mo itong tanggapin. Si Izaw at Himiyaw ay tuwang-tuwa at mabilis na nagpasalamat sa kanya. Maraming salamat, Supreme Elder. N. Bahagyang ngumiti si Guizhu, na parabang pinaghandaan niya ito, naglabas ng dalawang tansong bagay na parang kandado mula sa kanyang space ring at marahang iwinagayway ang kanyang kamay, ipinadala ang mga ito sa Hizaw at Himiyaw, ayon sa pagkakabanggit. Ito ay isang artifact ng United Heartlock. Hindi ito ginagamit para sa pakikipaglaban, bagkus para tumulong sa paglilinang. Maaari itong pinuhin ng magkahiwalay, at sa hinaharap, sa tulong nitong United Heartlock, ang iyong isip at kaluluwa ay maaaring maging isa, na doblehin ang iyong kahusayan sa paglilinang. Ang mga pamamaraan ng Supreme Elder ay talagang pambihira. Nagliwanag din ang mga mata ni Yang Kai. Bagamat hindi mataas ang grado ng artifact na ito, nagbibigay lamang ng Origin Grade Mid-Rank Aura, ang ganitong uri ng Cultivation Auxiliary Artifact ay napakabihirang at talagang angkop para sa mga kapatid na babae o kapatid na lalaki tulad ni Nahizaw at Himiyaw. Malinaw na nakita ni Guizhu ang kanilang relasyon sa dugo at espesyal na ipinagkaloob sa kanila ang United Heartlocks na ito. Tumiti si Guizhu at walang sinabi, na nagmumukhang isang makapangyarihang master. Hinawakan din ng dalawang magkapatid na babae, si Nahizaw at Himiyaw, itong United Heartlocks at masayang nakipaglaro sa kanila. Sabihin sa iyong guro na puntahan ako, may itatanong ako sa kanya. Pagkatapos magsalita ni Yang Kai, inakay niya si Guizhu palabas ng bulwagan at patungo sa palasyo. Ilang sandali pa, dumating na si Yoshi. Dapat ay narinig niya ang pag-iral ni Guizhu mula kay Hizaw at Himiyaw, kaya pagkatapos na makita siya, hindi na siya masyadong nagulat at yumukaw na lamang. Kumusta ang ani ng sect master mula sa paglalakbay na ito? Sa loob ng palasyo, si Yang Kai at Guizhu ay nakaupo sa tapat ng isa't isa habang si Yoshi ay nakatayo sa likuran niya at mahinang nagtanong. Hindi masama. Habang wala ako, may nangyari bang kakaiba sa palasyo? Meron bang walang mata na naghahanap ng gulo? Humigop ng tsaa si Yang Kai at nagtanong. Walang nangyaring ganyan. Ngayon, alam na ng lahat sa Asher Tree Star na ang Twin Shark Island ay nasa ilalim ng direktang proteksyon ni Senior Luolan, kaya natural, walang sinuman ang manggahas na maghanap ng kamatayan. Ang cultivator sa isla ay namumuhay din ng isang mapayapang buhay at tumatanggap ng mga Saint Crystals bilang isang pagkilala bawat buwan. Mabuti naman. May dumating ba mula sa High Heaven Sect? I report ko lang sana sa Sect Master ang bagay na ito. Bahagyang ngumiti si Yoshi. Mula nang umalis ang Sect Master, maraming tao mula sa High Heaven Sect ang dumating. Nag-record si Disciple ng listahan ng mga pumunta at hiniling sa Sect Master na tingnan. Pagkasabi nito, humakbang siya at iniabot ang isang balat ng hayop na pergamino. Tumingin si Yang Kai at nakita ang mga pangalan ni Na Chen Tong, Yang Shuzu, Lin Yu Rao, Xu Hanyi, Mo Yu, at iba pa. Bukod kay Chen Tong, na isang Origin King, ang lahat ay nasa tuktok ng Third Order Origin Returning Realm. Ang kanilang layunin sa pagpunta dito ay maliwanag. Natural, gusto nilang gamitin ang Asher Tree Star's World Principles para makapasok sa Origin King Realm. Oh, dumating din si Great Elder. Nakita ni Yang Kai na nasa listahan din ang pangalan ni Yashiyun, kaya medyo naguluhan siya. Minsan nang sinabi ni Yashiyun na gusto niyang protektahan si Yang Yan at hanggat hindi nagigising ang Great Emperor, hindi siya aalis sa High Heaven Sect, ngunit ngayon ay nakarating na siya sa Asher Tree Star. Maaring ito ay, kung isa sa alang-alang ang lahat ng ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai at mabilis siyang nagtanong. Kailan dumating ang Great Elder? Dumating si Great Elder ye 3 buwan na ang nakakaraan. Alam mo ba kung nasaan sila ngayon? Nakita ni Yoshi ang nag-aalalang hitsura ni Yang Kai, na parang may mahalagang sasabihin sa kanya, at agad na sinabing awkwardly. Ang alam lang ni Disciple na si Temple Master Chen ay nasa Asher Tree Palace na ngayon, tinatalakay ang mga misteryo ng Origin King Realm kasama si Senior Luo. Para naman sa iba, Sect Master, patawarin mo sana si Disciple, pero hindi alam ni Disciple kung saan sila nagpunta. Bawat elder na pumunta dito ay nagsabi kay Disciple na humanap ng tagong lugar para pumasok sa retreat, kaya hindi mo ito kasalanan, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Pag-aaliw ni Yang Kai, ang layunin ni Yashiyun at ng iba pang pumunta rito ay upang makapasok sa Origin King Realm, kaya natural, kailangan nilang maghanap ng angkop na lugar para pumasok sa retreat. Napakalaki ng Asher Tree Star, kaya paano malalaman ni Yoshi kung nasaan sila?